Pucha, travel-travel ka pa, oh. Sakay-sakay ka pa ng aeroplano, may pa-FPV ka pa, may drone shot ka pa, may patakbo-takbo ka pa sa Paris. Pag uwi mo, may COVID ka na. Sa kasalukuyan, kamusta kayo, Martians? Today, today is the first day of GCQ and we don't have anything to do. Alam nyo, sa totoo lang, Monday na naman. Nag-hope ako na sana may matanggap akong tawag sa cellphone ko. Sana may bago tayong project na gagawin, pero isang linggo na ako nakapagpahinga from the Daily Vlogger, and masasabi ko lang, it actually changed my way of, you know, creating content para sa inyo. Alam mo na gagawin mo dito. Ano, upo-upo ka dyan, Toy Toy, ikaw mag-edit nito. Habang wala tayong pangbayad ngayon sa editor, passion-passion na lang muna. What? De, joke lang. Pinabayaran ko yan, guys. 20 pesos per edit. Hindi, joke lang. So, ngayong pandemic, hindi natin masyado alam ang gagawin natin. Pero, susubukan ko na talaga mag-daily ulit. Sa mga hindi po nakakalam, dati ginawa ko na yun sa channel ko. 15 days straight, tumigil ako. Tapos, nagpahinga ako, tapos inulit ko ulit. But so far, ngayon, this time, tatry natin na may nakasama siya. Na siya mag-i-edit. Kasi, syempre, kailangan nating ibahagi yung knowledge natin. And siya pa lang ang pinaisa sa mga worthy dapat pagpasahan ng knowledge. Sa mga nag-PPM po dyan, kung pwede magpa-apprentice, tumatanggap naman ako ng apprentice. Pero, may challenge. If mapanood mo tong video na to at gusto mo maging apprentice ko, magpasa ka sa akin ng video o ng portfolio. Isasama kita sa shoot, tuturuan kita. Pero sa ngayon, depende. Just impress me with what you can do and I'll take you in as my apprentice. Papanindigan na natin, okay? Panindigan na natin. If people want to become better, you know, kung may gusto maging mas better na videographer, since may nagtatanong naman talaga, sige, magpasa kayo ng portfolio, i-PM niya sa akin. And yun, iisa-isain ko. Malay nyo naman, isama ko kayo lahat sa shoot. Pwede yun, para marami ng shooter, magulat yung kliyente. Sampu yung shooter na nandun, diba? Yun, I'll expect from you guys. So Martian, sa mga hindi nakakaalam, kahapon, may pinost akong picture, eto yun. Nakasama ko si Awi, and meron kaming niluluto ni Awi na sobrang underground project siya for me. Pero sobrang ganda nito. Kasi umpisa pa lang, nakita ko na yung latag. And semi-luckily, hindi ako mag-edit nito. Ako yung nag-shoot nito. And may onting, ito yung behind the scenes clips, onti lang naman. As in, quick, brief, montage lang naman ng shoot na nangyari kahapon. Ito yun. So Martians, pagkatapos ng montage na yun, good job Marcus sa paggawa ng montage. He's doing really good. Paglabas ng music video na ginawa namin ni Awi, maglalabas din ako ng BTS nun. And hopefully, sana kasama ko si Awi para magkwento kami ng unti about dun sa music video na yun. Dahil GCQ na naman, eto na naman tayo. Hindi ko naman sinasabing babalik tayo sa Helping Small Businesses Grow Season 2. Siguro babalik tayo sa Helping Small Businesses. Pero this time, bayad na. I mean, this is something that I have to impart sa inyo, Martians. As a videographer, photographer, kailangan maging pandemic-proof kayo. Kung na-realize nyo, nung nangyari tong lahat ng to, maraming tao ang nag-upgrade sa buhay nila. Hindi siya downgrade, technically upgrade, kasi nagawa natin mag-comply at mag-survive sa current instances na nangyari sa buhay natin. From losing our job, doing it for free, and then getting paid, and then madi-discover dahan-dahan. This is something na dapat nyo ring gawin. I mean, kung gusto nyo in the first place maabot yung pangarap nyo, kailangan nyo magsipag. Kailangan nyo ibuhos yung passion nyo, at syempre, hindi kayo makikinig sa sinabi ng tao sa inyo dahil walang ibang magde-decide ng future nyo, kundi kayo lang din. And to tell you honestly, Martians, isa sa mga kakaibang nangyari sa akin. Ever since nung ginawa ko yung The Daily Vlogger, naapektuhan yung creative process ko. Kumbaga, in a way, naging mas critical, I mean, mas naging critical thinker na ako when it comes to making content. But to tell you honestly, also, despite the fact na umabot na tayo sa 50k, honestly, gusto kong mag-upload ng mag-upload para lagi kayong, you know, ma-update, makita nyo kung nangyari. But so far, since the honest truth is wala tayo sa paymansyon, we have to, you know, make use of what we have right now. That's what we are, that's what we're supposed to do. Ain't that right? Yeah.
At habang maaga pa lang, dapat malaman nyo na kung ano ba talagang tunay na pakay ko sa YouTube. I have only one goal in life and one dream currently. Dahil doon sa pandemic, I honestly na-realize ko kung ano dapat yung gusto kong mangyari sa buhay ko, kung ano yung goals ko, kung ano yung plan ko. First goal that I have in mind is hindi ko na pasasakayin yung tatay ko sa barko. I mean, the fact na I want this career to go up, but also my main intention is to help people, help my family. Ayun. Yun yung pangarap ko. Hindi na mapasaka yung tatay ko sa barko. Kasi nga, dahil sa pandemic, alam niyo, ayoko magkasakit siya, syempre. I mean, yun yung pangarap ko. Yun yung gusto kong maabot. Kaya habang maaga, kung isa ka sa mga Martians na loyally nanonood hanggang ngayon, yun yung pangarap ko talaga. And when it comes to YouTube Martians, if you really want to achieve, you know, yung malaking subscribers, yung magkumita ng pera, it's not really just about making content. It's about having purpose. Dapat may purpose ka. Dapat may goal ka. Which is, yung sinabi ko sa inyo, goal ko na hindi ko napasakayan yung tatay ko sa barko. Yun yung goal. Yun yung purpose ko. Kung bakit. Solely, I kept fighting back nung pandemic. Na pinagsipagan kong gumawa ng free until naisip ko yung payaman sauce, naisip ko yung the rest, kung ano yung nangyari. And then hanggang sa napunta sa Easy Lang, and then sa The Daily Vlogger, which is one of the biggest projects of my life. It was a Monday na nagja-jogging lang ako, pag uwi ko tumawag si Kong, Marco, punta ka dito ako matutulog, may project tayo. I'm thankful. If everyone mapanood niyo to, Kong, di man ako nakapag-thank you sa kanya, pero gusto kong sabihin sa kanya na sobrang thank you kasi ang daming nangyari dito sa channel ko. Bukod sa 50k na tayo, hindi pala lahat masaya sa success na meron ka. May mga tao palang mawawala. May opportunities din pala na naglalaho. It's basically a saying that when a door opens, the other one closes. Yun. Pag nag-YouTube kayo, dapat tandaan nyo na may purpose kayo. You're not doing it for the fame, for the money. You're doing it for your dream, for your goal, for a specific person, or yun. Dahil nga may pangarap ka sa buhay. Yun lang naman. At syempre, kung out of this world ka, wag na wag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to follow me on Instagram. By the way, comment down below kung kamusta yung edit niya sa vlog na to. Comment down. Peace out! Slam dunk, are you ready?